Gabi. So, kamusta po ang bawat isa sa atin? Natatapos lang po ng ating camping at ngayon po ay kasalukuyan na tayo ay nagti-training. Amen. Yung mga nakikitraining, yung mga nagti-training, mga workers, alam nyo po, salamat sa Diyos kasi nag-i-enjoy po kami, no? Maraming natututunan. Amen. So, magmula pa sa camping hanggang dito sa training, no, sana po ay lahat tayo ay makapakinig din sa training. Ano po? So, lahat po na nagmi-ministry ay praise God kasi nakasama sila sa training. Anyway po, sige po, i-review lang po natin yung ating mga napag-aralan nung camping. Nalaman po natin yung tunay na kalooban ng Diyos sa atin. Amen po. So, sana po nung camping ay nagkaroon tayo ng mga bagong revelasyon sa Panginoon. Alam niyo po, share ko lang po. Nung unang gabi pa lang po, unang araw, no, nung mga district ay nagsalita, kumilos na po ang Panginoon dun sa lugar namin, sa simbahan namin, hanggang naging sa 30, 31. Alam niyo po, iisa po yung sinabi ng Panginoon sa amin, sa aming pananalangin, sa aming sobra yung kapuspusan na binigay ng Panginoon. At ang revelation niya po sa amin ay lumipat kami sa hindi na cute na simbahan. Amen po. Yun po yung revelation. Grabe po yung iyak namin. Yung pong revelation, hindi lang po sa amin eh. Sa akin eh. Kasi alam niyo po, isang taon ko na po na pinagpipray ang isang maayos at malaking simbahan. Maayos naman po yung simbahan, kaya lang cute. No, paano mo ma-spread ang salita ng Diyos? Hindi ka makapag-invite kasi walang upuan. Amen? Walang maupuan. Amen? Lalo pa ngayon at a pandemic. So, kung 10 hanggang 12:30 lang yung aming upuan kasi dikit-dikit. Maraming upuan po kami. 25 yata or more than. Kaso, dahil pandemic, eh, hindi pwedeng magdikit-dikit. Kaya, yun po yung revelation sa amin. Alam niyo po, hindi, ang pag-slain po sa amin, hindi pwedeng patiyaya. Kasi, magdidikit-dikitan kami. So, ang mangyayari, yung, kahit gusto, yung Holy Spirit, ma-slain ka, hindi eh, paharap, no? Yung iyak, grabe po yung ginawa ng Panginoon. Amen sa mga revelation sa amin, sa aming church sa Mandaluyong. So, nag-expect ko po kami na ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad sa amin. At kalooban niya po, amen, na magkaroon kami ng malaking simbahan. Amen po. Sana po ay naramdaman po din natin yung sinabi ni Pastor Boy na dapat po sa ating simbahan ay nagkakaroon ng mga himala. Amen po. Ano pa po, kailangan ipinagpipray din natin yung ating tongues ay ma-interpret natin. At alam niyo po, nagsisimula na po, no? Ang bawat isa, ako po, lahat po kami ay nagsisimula ng humiling sa Panginoon na maintindihan yung interpretasyon ng ating panalangin, no, ating tongues. Amen po. Yung po, pagkilos ng Diyos, nung camping, natuto tayong ipaglaban ang kalagayan ng physical nating katawan. Amen. Lalo po sa mga panahong ito, no, natutunan natin kung paano siya ilaban. Amen po, sa kaaway. At yung pong kagalingan. Amen po. Sabi nga po niya, no, sa Ephesians chapter 5, verse 17, no, sabi niya, huwag kang hangal. No, maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At kalooban ng Diyos po, ng lahat ng may sakit, amen po, na naniniwala sa Panginoon, ay kalooban niya na tayo po ay gumaling. Amen po. At ang kalooban ng Diyos, amen, ay andun yung kagalingan. Kailangan tanggap mo na yung kagalingan. Kasi sabi nga po, di ba, na pagdating sa kagalingan, ang laging sagot ng Diyos ay oo. Sabi niya po, dapat alam natin, amen, yung anointing. Amen po. Ano ba yung anointing para sa'yo? Amen? Dumikit ka sa Diyos, dumikit ka, amen, para makipagrelasyon tayo sa Diyos. Amen po. Sapagkat ang Holy Spirit ay inanoint ka, no, inanoint na nag-guide sa atin sa lahat ng bagay. Lahat ng decision po natin ay guided tayo by the Holy Spirit. Sabi niya po sa 1 John chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. So, nasa atin yung banal na Espiritu, alam mo na yung katotohanan. Amen po, ang gawin na lang po natin, i-apply natin para masunod ang kalooban ng Diyos.
Alam po natin ang mga katotohanan dahil ito po ay sa tulong ng anointing na tinanggap po natin. Amen. Alam niyo po, ngayong camping, katatapos ng camping, nagtitraining tayo, ang lakas po talaga ng anointing. Amen po. So, sana po ay ipagpatuloy natin yon. Wag lamang po ngayon dahil katatapos ng camping, matatapos na rin ang training, no? After bukas po ay matatapos na din. Pero meron pa rin po tayong training bukas. Sana po yung anointing na nasa atin ay talaga po may-apply natin sa ating pag-ministry. No? Doon sa mga calling po natin ay maibigay natin yung the best na narinig mo sa Panginoon. Yung anointing na yon. Habi niya po, ang pagpalya sa pagsunod sa Holy Spirit at ay pagpalya sa buhay. Amen. So, kung papalya ka at hindi mo baliwala mo yung tanggap mong anointing at yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, amen po, ay papalya po tayo sa buhay. Sa 1 John chapter 2, verse 27, gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad na itinuro ng Espiritu Santo, manatili kayo kay Kristo. Ang sabi niya po dito, sabi niya po, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, habang ang Espiritu ay nananatili sa atin. So, ibig sabihin po, may chance na umalis. Bakit? Kasi kailangan, sabi niya, hindi ninyo kailangan turuan pa. Alam na po natin kung ano yung gagawin natin kasi guided tayo by the Holy Spirit at nandun yung anointing. Ang Holy Spirit ay nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Kahit ano pong bagay, maging sa kagalingan, sa financial, ano po, mga sitwasyon natin sa buhay, makinig ka lang. Amen? Dun sa Holy Spirit, dun sa sinasabi ng anointing. Dahil ang tinuturo ng Holy Spirit ay totoo at hindi siya kailanman nagsisinungaling. Kailangan alam natin ito. Amen po, sabi nga po, huwag nang papatay-patay. Amen? Rise up! Amen. Bumangon po tayo. Itinuro ng anointing ang mga mangyayari. Kung hindi mo gagawin ang tunay na instruction ng Holy Spirit, hindi mo makakamit ang lahat ng bagay na ibinigay sa atin. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Roy, ang anointing ang susi, follow the anointing. Amen po. So, para maging tama ang lahat ng decision natin, follow the anointing. Sabi po ni Pastor Roy, ang kalooban ng Diyos ay kailangang inaalam. So, sana po ang bawat isa sa atin ay alam na, lalo po yung mga may ministry, yung mga pastors, yung mga magpapastors, yung may mga calling na magpapastor, alamin po natin. Amen yung calling natin. Seek. Amen po. Kailangan po hanapin mo. Amen yung calling mo, yung pagkatawag sa iyo. Saan mo ito hanapin? Mga salita ng Diyos ay siyempre po sa Bible. Amen po. Sundin po natin ang Holy Spirit. Sundin po natin ang anointing sapagkat sila lamang po ang ating magiging kaagapay. Amen po. Habang inaantay natin ang Panginoon, sila yung magtuturo sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Sila po yung mag-guide. Amen. Yung Holy Spirit po. Amen po. Yung anointing na mayroon ka, siya yung mag-guide sa'yo patungo doon sa calling mo hanggang datnan ka ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Amen po. So, yun lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat, Pastora Leia. At praise God, fresh anointing po tayo. Ayan po, ramdam na ramdam pa rin po natin ang presensya ng Panginoon, ang anointing ng Lord na nagmula po sa camp. Ano po, ito po ay hindi pa na maaalis yan. Ano? At hindi naman talaga maaalis yan kung meron lang po tayong gagawin. Ano po, sa ating buhay spiritual. Ano po, at yung nga po, nagtitraining pa rin po tayo at hanggang sa training, ang dami po nating natututunan. Kung atin lamang pong ilalagay sa ating spirit at sa ating puso,
Napakadami pong natutunan, napakasasarap ng pagkaing espiritual na ating kinakain. At ngayon po, sama-sama na naman po tayo sa mga hindi po nakakasama sa training. Ayan po, sa bawat isa na saan man po tayo naroroon ngayon, nagsasama-sama na naman po ulit tayo sa panalangin po dito sa Rema Evangelistic Church International. Dahil ito po ang kailangan po ng isang Kristiyano at isang simbahan. But how to sustain ano po yung prayer natin? Napaka palasak na po ito o napaka-familiar po itong aking ibibigay po sa inyo sa 1 Thessalonians 5:17. Pero napakahalaga ng sinabi niya po rito. Ang sabi niya po ay maging matyaga sa panalangin. Alam niyo dun sa English, sa NIV, ang sabi niya is pray continually. Alam niyo po, in order na ang anointing ay magpapatuloy sa atin, kailangan magkaroon tayo ng katyagaan sa pananalangin. Kasi po, ang pananalangin po, amin po, pag nawala ang panalangin, mawawala ang anointing. Amin po. Dahil ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad na nagsasalita sa iba't ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng papayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa pamamagitan ng tongue, sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ang Holy Spirit po inililid tayo doon sa tamang daan, sa tamang gagawin natin, sa tamang desisyon, sa tama na sa talino na ibibigay sa atin ng banal na espiritu. Kaya kinakailangan po na kung in order na ma-sustain ang anointing, kailangan ng panalangin. Sabi nga ni Pastor Boy, ano po, yung 2 to 3 hours, dapat hanggang yung 3 hours po sa mga pastors, sa mga leaders. Ano po, kasi alam nyo, pero ang makakagawa lang talaga niyan ay yung may matagal na malalim na sa Panginoon. Bakit po? Ang karnal, hindi po nila magagawa yan. Amen po, yung mga baguhan hindi nila magagawa. Bakit po? Kasi mababago sila eh. Amen po, pagka sa nag-pray ka na ng 2 to 3 hours po, mababago ka. Ang sabi niya po sa 1 Thessalonians 5:17, magtiyaga. Amen po. Kailangan po natin, alam niyo po sa panalangin, syempre uupo ka ng 3 oras, upo ka ng 2 oras, hindi na po uso ngayon ang 1 hour. Ano po? Amen. Kasi po, ang anointing ba't lumalakas? Ano po? Dahil sabi nga ng ating Pastor Boy ay last days na. Amen po, last days na, ano po, at critical na ang nangyayari sa buhay, sa panahon natin ngayon. Ano po, dahil nakikita na natin ang mga sign and wonders po. Kaya kinakailangan po natin ng mas malalim na panalangin. At alam niyo po, sabi niya rito, lahat ng battle, sabi din po niya, no, ng ating Senior Pastor, ay maipapanalo mo lamang sa magitan ng panalangin. Amen. Lahat ng battle sa prayer mo, maipapanalo. Amen po ba? Agree po ba tayo? At walang maliligtas kung walang mananalangin. Amen po. Ang sabi niya nga po sa John chapter 3 verse 3, ano po, ito yung kinausap po ng ating Panginoong Jesus ni Nicodemo. Sinabi niya sa sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Ano po? Sinasabi ko sa inyo, o sabi ni Jesus, maliban na ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagkaharian Diyos. Ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espiritu. Pero paano po maipapanganak sa espiritu? May gagamiting tao, tayo, ang iniwanan ng Panginoon, ang Holy Spirit, ang iniwanan niya sa atin upang ang mga kaluluwa na yan ay maipanalo mo sa panalangin. Upang pag ikaw, sabi nga ng ating Senior Pastor, nagsusoul win, upang ang mga sakit na yan, upang ang mga pangangailangan na yan ay maipanalo mo, manalangin ka. Amen po. At tulad nga po sa Galatians 4:19, mga minamahal, kung anak, sabi niya, dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ito po ang pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na sinasabi niya, katulad ng isang babaeng nanganganak, nandoon yung paghihirap, nandoon yung bigatin. Amin po, upang ang bawat isa ay maipanganak, mahubog na tulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kailangan po tayo magbigay ng oras sa pananalangin. Dala-dala natin ang mga bigatin natin sa mga kaluluwa. Ito po ang ibinigay sa atin
amin po na trabahuin ang mga kaluluwang maihahandog natin sa ating Panginoon. Hindi mo makukuha ang mga kaluluwang ito kung hindi mo ipapanalo sa panalangin. Bungkalin daw po natin, amen po, sa prayer ang mga matitigas na puso. Bungkalin natin, amen po, ang kagalingan, ang kaligtasan, ang kaginhawaan sa magitan ng panalangin. Basain mo ng lupa. At basain mo ng panalangin ang lupang matigas upang ito, amin po, ay magkaroon ng kasagutan, ng kaligtasan, ng kagalingan at ng kaginhawaan. Amen po. Kaya kailangan po nating ibigay ang ating buhay sa pananalangin para ang anointing ay magpapatuloy at hindi mawawala sa atin. Amen po. So ngayon po, sama-sama tayong manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. Hallelujah. Ang kalakasan ko, Panginoon, ikaw ang kagalakan ko, kalwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyo. Your name.
po sa presensya po ninyo. Salamat sa anointing ninyo na patuloy po naming nararanasan, O Diyos. Muli ay sama-sama po kami, Panginoon, sa simbahan namin dito sa Rema Evangelistic Church International. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, lumalapit po kami. Kayo po nakakaalam ng sitwasyon ng aming bansa, O Diyos. Ang mga anak mo ang dumudulog sa iyo, Panginoon. Sa kasalukuyan, Panginoon, na pagtatalaga ng aming magiging leader, O Lord God, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang pumili. Bigyan niyo po ng talino ang bawat isa na naaayon sa iyong kalooban kung sino yung itatayo mo, Panginoon, na magli-leader sa amin. Ang dalangin po namin ay magkaroon siya ng pagmamahal at takot sa iyo, Panginoon. At sa mga magiging kasama niya pa na maiahalal, Panginoon, na magiging leader namin, Panginoon, from President, Vice President, Panginoon, hanggang sa pinakamababang posisyon, O Diyos. Dalangin po namin na bigyan niyo ng katalinuhan ng bawat isa na boboto, Panginoon. Ikaw ang magtayo, ikaw ang magbigay ng karapat-dapat, Panginoon, na leader ng aming bansang Pilipinas, O Diyos. Tinataas namin ito sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, tinataas din po namin, Panginoon, ang kaligtasan ng aming bansa, O Diyos. Yung mga hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, abutin mo at sa umagitan ng panalangin ito, O Diyos. Lahat ng mga naguguluhan sa kanilang buhay, O Diyos. Mga nanghihina, natatakot. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ito sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw na false religion, false doctrine, fear, in Jesus' name, anxiety, I command you to get out in Jesus' name. Kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala po kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng kaligtasan mo, Panginoon, O Diyos. Shame and repentance, Lord. Hallelujah. Matutong hanapin ka, Panginoon. Magpakumbaba, humingi ng tawad, O Diyos. Sinabi mo, O Lord God, kami ay iyo, Panginoon, paggagalingin at ililigtas, O Lord God. Hallelujah. At Panginoon, salamat din po, O Diyos. Hallelujah. Sa love, joy, peace, patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Lord God, na patuloy namin dinideklara sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Dalangin din po namin ang mga pangangailangan ng aming bansa, O Diyos. Ikaw na poverty, winawasak namin. Kawalan, kasalatan, kahirapan, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng kasaganaan. Nagpapakawala kami ng prosperity, O Lord God. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin winawasak ang sakit at karamdaman. Ikaw na COVID-19. Ikaw na Delta virus. I command you to get out in Jesus' name. Tinutunaw at pinapatay ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kami ay malaya na. We are free in Jesus' name sa COVID-19. We are free sa Delta virus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, hallelujah, dahil ang Panginoong Jesus, dinala mo na ito sa krus ng Kalbaryo dahil sa mga bugbog, latay na natamo mo, mga sugat na natamo mo, kami ay gumaling na, Panginoong Jesus. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng aming bansang Pilipinas, O Lord, at ang buong mundo, O Diyos. Alam na nagdideklara kami na malaya na, Panginoon, sa sakit na ito sa pangalan ni Jesus. At O Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, ng buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang may hawak, O Lord God. Kaya, Panginoon, nagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ang bansang Pilipinas at ang buong mundo, Panginoon. Lord, tinataas din po namin ang aming everyday, O Lord God, na mga
teacher, mga pastor, O Lord God, na nagtuturo sa Rema Pills, O Lord God. Panginoon, salamat sa mga revelation mo sa kanila, sa amin, sa bawat isa, O God, na kahit kailan hindi ka nagkulang, Panginoon, O Diyos, na tunay nga ibinibigay mo, O Diyos, ang mensahe mo, ibinibigay mo yung dapat po naming gawin, O Lord God. At salamat sa mga kapastorang ito na patuloy na nagbibigay sa iyo, O Diyos, ng mensahe. Ingatan niyo po sila sa punang kanilang buong pamilya, O Lord God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, itinataas din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatira na nasa abroad, Father God. Lord, alam niyo po ang kanilang kakalagayan, O Diyos. Alam niyo po, Panginoon, ang kalungkutan na nararanasan nila. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon, sa magitan ng aming mga panalangin. Ibigay niyo po yung love, Panginoon. Oh Lord, ibigay niyo rin po, Father God, yung joy, because the joy of the Lord is our strength, O Lord God. Panginoon, hallelujah, ang kanilang kakalagayan, malayo man sila sa kanilang pamilya, O God, iparamdam mo sa kanila na hindi mo sila iniiwanan, hindi mo sila pinababayaan, Panginoon. O Diyos, lagi kang kasama nila, O Lord God. Kayo mga ministering angel, inuutusan ko na bantayan, ingatan, proteksyonan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, ang mga kapatiran namin nasa abroad, at bigyan ng kalakasan sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Hallelujah, at maluwalhati patuloy ang kanilang buhay sa pangal sa iyo, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na proteksyon mo. Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga under construction namin, O Diyos, hallelujah, ng mga simbahan. We thank you, Panginoon, sa vision, sa binigay mo sa amin na aming tatrabahuin. 1,000 churches, O God, hallelujah, every district, Lord. Oh, this is above, Panginoon, dun sa iniisip namin, Panginoon, at ang akaya namin gawin, O God. But Lord, salamat dahil we can do all things through Christ who strengthen us, O Lord God. So we thank you, Lord, we thank you, O God. Tinataas din po namin, Panginoon, mga prayer requests na ito, O Diyos, na hawak-hawak na mga kapatirang po, mga prayer requests nila, o sasambitin man ng kanilang mga bibig, Panginoon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami, O Diyos, na tunay nga sinabi mo, kung kami mananalig, Panginoon, manampalataya kami ng aming mga panalangin, Panginoon, ay natanggap na namin at matatanggap nga namin, Lord. Mark 11:24, Father God, pangako mo yan sa amin, at ibibigay mo, Panginoon, ang hindi maubos-ubos na kayamanan dyan sa kalangitan, O God. You pour out, O Lord God, sa mga anak mo na nananampalataya at nagiging tapat sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa kasagutan ng mga prayer request na yan. At Lord, sama-sama kami buong Rema, Lord. We thank you, O God, O Diyos, sa aming Senior Pastor. Mga prayer request ng lahat, Panginoon, sa kalusugan niya, O Diyos, sa complete healing niya, Panginoon. Lord, yung strength niya, O God, hanggang sa dumating ka, Panginoong Jesucristo, yung mananatili, O God, at marami pa, Panginoon, revelation na ibibigay mo sa kanya, at gagamitin mo siya sa simbahang ito patuloy, O God, with the joy and strength, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan. Thank you, Lord, sa prayer request ng buong Rema, Father God. Salamat po, Ama, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, God. Panginoon, salamat sa gabi ito. Patuloy nga na ikaw ang aming Diyos, O God. Hallelujah. Na tumutugon sa aming mga panalangin, Lord. Yes, Lord. Salamat sa nagdaan na camping na binigay mo sa amin ang mga mensahe mo, Panginoon. Salamat sa anointing, Lord. Salamat sa Holy Spirit, O Lord. At ganun din po, O God, yung mga nagtitraining ngayon, dalangin namin, O God, na bigyan niyo sa kanila ang lakas, Panginoon. O God, ibalik ang lakas, Panginoon, O God, na nawala, O God, sa kanilang pagtitraining. At hayaan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa, O God, kausapin mo sila, Panginoon, O God. Dahil ang tunay na paglilingkod, Panginoon, O Lord, ay may sa puso ng bawat isa, O God. Ganun din po, Lord, tinatas po namin sa iyo ang aming pastor, Panginoon, ang aming senior pastor, ang aming pastor boy, O God. Salamat, Lord, sa malakas na mga katawan niya sa araw-araw. Salamat, Panginoon, O God, sa strength, Lord, na binigay mo sa kanya. At salamat sa maraming revelations, O God, na binigay mo, yes, sa kanya, O God.
na siyang gagamitin, Panginoon, Lord, ang aming pastor, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, dito sa simbahan, Lord, na pinagkatiwala mo sa Kanya. Yes. Utuloy mo, Lord, na ibigay sa Kanya, Lord, ang double anointing, Panginoon, sa aming pastor, O God. Salamat sa malakas na katawan niya araw-araw, Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ganito din po, Lord, ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, kanyang mga kapatid. Praise. Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Yes, okay. Lagi mong subaybayan at ikaw ang siyang manguna sa buhay ng kanyang mga kapatid, Lord, at ng kanyang mga kamag-anak, O God. Panginoon, marami pong salamat at patuloy mo, O God, na ibigay ang kasiyahan, the joy, Panginoon, sa puso ng aming pastor, Praise, O God. Jesus. Lord, yung desire ng puso niya, Hallelujah. Batid mo to, Panginoon. Tunay ngang ikaw ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng joy, Panginoon, yes, O God, sa araw-araw sa buhay niya, Lord. Salamat sa lahat ng mapangangailangan niya, Panginoon, O God, sa kanya pang-ministry, O Lord. Salamat, Panginoon. At ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Lord, huwag mo na, Panginoon, sa mga elders namin, sa mga district, sa board of directors, Panginoon, patuloy, O God, ikaw ang magbigay, Panginoon, sa bawat isa sa amin ng pagkakaisa, ng pag-ibig at mga revelations, O God, upang, Lord, may share, Panginoon, sa mga miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Ingatan mo, bigay mo ng kalakasan na nagmumula sa iyo ang lahat ng aming mga leaders, O God. Lord, pagbukulin mo kami ng iyong pag-ibig. Pagbukulin mo kami, Panginoon, ng iyong, Lord, yung Holy Spirit, Panginoon, ay, Lord, mag-manifest sa bawat isa sa amin. Salamat sa anointing, Lord, na ibinigay mo sa aming mga leaders, O God. Salamat sa mga revelation, Panginoon, O God. Ingatan mo, Panginoon, ang physical na katawan ng aming mga leaders, O God. Ang aming mga elders, Lord, ay palakasin mo sa araw-araw, O God. Lord, ang mga district, Panginoon, Lord, ganin din po ang mga board directors, O God, ang mga leaders, O God. Salamat, O Lord. At ganin din po, tinataas po namin ang aming mga kapasturan, O God. Ang mga workers, ang mga miyembro, Panginoon, ng bawat, Lord, ng bawat simbahan ng Rema. At sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, O God, ang patuloy na kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, minawasak namin na matatid at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kawalan, kahirapan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, minawasak ka namin. We rebuke you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Satanas, bitawan mo ang lahat ng mga workers in Jesus' name, sa mga pastors, mga miyembro ng bahang ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, napapakawala po kami, Panginoon, O Lord, ng kalakasang espiritual, Panginoon, sa mga workers, sa mga pastors, sa mga miyembro, Panginoon. Lord, napapakawala kami ng fruit of the Holy Spirit, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa mga financial na pangangailangan nila. Batid mo mga pangailangan, Panginoon, Thank mga you, pastors, Lord. Ng mga workers, Thank Panginoon, you, at ng mga miyembro, O God. Yes, O Kalingain mo sila, ibigay mo, Panginoon, Hallelujah. O God, yung malakas na pangangatawan araw-araw. Thank you, at Lord, ibigay mo, Panginoon, ang vision, O God, and burden sa mga kaluluwa na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na pinagkatiwala mo, O God. Ibigay mo yung bigating sa bawat miyembro, Panginoon, O God, ng simbahan namin, O God. Hayaan mo, O God, na nagkaroon kami, Panginoon, ng lalong mas matindi, Lord, malalim na pananampalataya sa iyo, O God. At Lord, manalig sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo, sa pag-provide mo, Panginoon, ng mga financial na pangangailangan ng bawat isa. At ganoon din po, Lord, tinataas namin ang mga church planting, O God. Lord, nakikita mo, Panginoon, na marami na, O God, na pwede nang anihin. At salamat sa mga mag-aani. Salamat sa mga bagong workers, Lord. Salamat sa mga bagong pastors, Lord, na ibibigay mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagong workers. Ikaw na miyembro na gusto mag-work as na yung pala, Lord. Kipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, O Lord. Lord, marami nang hinog na kaluluwa, Panginoon, kailangan ng anihin. Lord, lahat na nakikinig ng mga miyembro, sa pangalan ni Jesus, Lord, kumilos ka sa kanila. Salamat sa maraming workers. Yes, salamat so sa maraming pastor, Panginoon, na ipuprovide mo, Panginoon, O God.
kasimbahang ito, O God, na pinagkatiwala mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, salamat, Lord. O God. Salamat, thank O God, Jesus. Sa mga simbahang itatayo mo, hallelujah. Panginoon. Salamat sa maraming pastor. Salamat sa maraming workers, Lord. Hallelujah. Salamat, O God. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Kalingin po, Lord, O God, tinatas namin, O God. Ang bawat isa, Panginoon, O Lord, na ibigay mo sa amin ang bigatin na nagagaling lamang sa iyo, God. Lord, yung mga plano mo sa mga simbahan, ngayon pa lang, O God, na ibigay mo na sa amin mga puso, O God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy mo kami na ingatan, Panginoon. At Lord, salamat sa mga pinansyal na pangangailangan ng aming simbahan, O God, sa mga renta, Panginoon, sa mga allowances ng mga workers, Lord. Salamat, O God. Salamat, O Lord. Ikaw yung aming Diyos, Panginoon, Lord, that you meet our needs according to your riches and glory, Panginoon. Pangako mo yan sa Philippians 4:19, Lord. Salamat, Panginoon, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lord, salamat sa kagalingan ng mga sakit, Panginoon. We claim and we possess, Lord. Salamat, magaling na kami in the mighty name of Jesus. Salamat, O God, sa malakas sa pangatawan, O God. Lord, marami pong salamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at masasalamat, O God. Marami pong salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kaano man kalalim ang langit. Hallelujah. Kaano'ng kalakasan namin, Lord, ikaw lamang, Panginoon. Malalamitan at kaligayahan. Kung ba?
Salamat po, tunay nga na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, kaligayahan. Ikaw ang hindi nagbago kahit kailan pa man, Panginoon. Patuloy mong pinaparana sa iyong mga anak ang pagmamahal mo, ang proteksyon, ang pagpapala, Panginoon, ay binibigay mo sa bawat isa sa amin. Kahit kailan hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. O Diyos, dumaan mang kami, Panginoon, sa anumang klase ng pandemic na ito, anumang klase ng problema, unos sa buhay. O Diyos, nandun ka. Yes, Lord. Gumagabay.
Inaakay mo kami, niyayakap mo kami. Andun ka na nagbabantay, nag-aaliw sa amin. Nararanasan namin ito, Panginoon. Ay maraming maraming salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa amin, O Diyos, na panibagong lakas dito sa Rema, Panginoon. We thank you for your anointing, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord, sa binigay mo sa amin, Panginoon, dito sa Rema, Father God. Maglilingkod kami, magpapatuloy kami, Panginoon, na maglilingkod hanggang dumating ka, Panginoong Hesukristo. Ngayon pa lang, ang aming mga napanalangin ay nagpapasalamat na po kami sa kasagutan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Magandang gabi po sa bawat isa sa mga nagtitraining. Magandang gabi po! Praise God! Magpatuloy lang po tayo.